Ang storyline na to ay hindi ko sinisigurado kung fan-made ba or karugtong ng interhigh. Nabasa ko lang to sa isang libro ng Slamdunk Season 2 na naglalahad ng buong laban ng Aiwa Academy at Shohoku. At gaya nga ng sinabi ko, nabasa ko to sa isang libro at hindi naka-manga version. O sa madaling sabi, walang mga animated features na naka-indicate. Anyway, bago natin simulan to, pasok ko lang muna intro ko mga idol. Come on, come on, don't gotta work, I be living like a boss do. I got a bottle in my hand when I walk through. Don't care what y'all do, rolling with a small crew. Show you how to win, we can show you how to floss too. If it don't make dollars, don't make sense. This for my people who been struggling to pay rent. Don't wanna work, get a sick. Aiwa versus Shohoku Chapter 37. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dahil nga sa pangungunan ni Rukawa at Sakuragi ay nakahabol na rin ang Shohoku. At dahil nga sa block ni Sakuragi sa mayabang na power forward ng Aiwa ay nakakuha sila ng pagkakataon para makapuntos. At dito nga'y nagpasahan ang dalawang alas na Sakuragi at Rukawa para ibaba ang kalamangan sa dalawa. At isama mo pa ang bilis ni Miyagi nung na-check niya ang pasa ni Muroboshi. Kaya naman ngayon sa kanila na ang posisyon at kalmadong nagtitimon itong si Miyagi. Ikulot! Siguraduhin mong itabla mo yan ah! Tiwala kami sa'yo! Tiwala kaming lahat! Sigawan ng mga kaibigan nila. At itong si Miyagi ay napangisi at napabulong sa kanyang sarili. Sige, hindi namin kayo papahiya. Bulong nito sa kanyang isip. Kaya naman dali-dali niyang inatake ang basket. Humanda kayo Aiwa! Wika ni Miyagi. At talagang sobrang seryoso. Tignan mo, sobrang seryoso ni Miyagi. Kayon ko lang ulit nakitang ganyan siya. Wika ni Kogore. Kaya naman, diretsyong-diretsyo lang siya sa basket. At talagang linustan niya ang dalawang manlalaro ng Aiwa. Ang bilis ng number 7. Linagpasan niya ang dalawang manlalaro ng Aiwa. Grabe, ibang klase. Sigawan ng mga tao. Ngunit ang si Muroboshi ay hindi basta-basta nagpadaig. Kaya naman sa pag-angat ni Miyagi sa taas, nandoon na naman siya para i-contest ang tira. Huwag ngayon Miyagi, hindi ka makakapuntos. Wika ni Muroboshi. Nandito siya! Patay! Naloko na! Hindi pwedeng magkamali! Wika ng gulat na gulat na si Miyagi. Nang biglang nagtat si Mitsui. Amin na Miyagi, huwag mong ipilit! Sigaw nito. Nice one Mitsui! Eto na! Tugon naman ni Miyagi. Sabay pasa ng bola kay Mitsui. At talagang inatake na niya ang basket. Michi boy, pagbutihan mo! Huwag mo kaming bibiguin! Sigaw ng mga kaibigan nila. Nang biglang tumigil itong si Mitsui. At walang ano-ano, tumira siya ng isang jump shot. Ngunit talagang ayaw paawat nitong Aiwa. At talagang sinabayan ng mayabang na power forward ng Aiwa ang tira ni Mitsui. Huli ka! Hindi ka makakapuntos! Sigaw ng mayabang na power forward. At itong si Mitsui ay hindi naasahan ang pagsulpot ng mayabang na power forward ng Aiwa sa taas. Patay! Hindi ko nakita! Delikado na! Isang pagkakamali! Bulong ni Mitsui. Kaya naman isang block ang inabot niya. Ang ganda ng depensa nila. Una, hindi nakalusot si Miyagi kay Muroboshi. At ngayon isang block naman ang inabot ni Mitsui sa mayabang na yon. Shohoku, dapat kayong makapuntos dyan. Kung hindi, tagilid kayo. Wika ni Kiyota. At ang bola ay tumalsik na nga. Nice block teammate, dalian nyo. Pupuntos tayo. Makukuha ko na ang bola. Wika ni Muroboshi habang kinukuha ang bola. Nang walang ano-ano, may sumulpot na sobrang bilis sa direksyon ng bola. Amin yan, wika nito. At nung paglingon ni Muroboshi, tangay-tangay na ni Miyagi ang bola. Ang bilis, akala ko sa amin ang posisyon. Ngunit isang malaking pagkakamali. Ang bilis ng number 7, bulong ng gulat na gulat na si Muroboshi. Kaya hawak-hawak na ni Miyagi ang bola. Nice one Ryota, huwag niyong sayangin ang pagkakataon, sigaw ni Ayako. At nagulat ang lahat nang binato ni Miyagi ang bola sa taas. Ay kulot, ba't mo binato? Wala ako dun, anong nasa isip mo? Sigaw ni Sakuragi. Magtiwala lang kayo, bulong naman ni Miyagi. Ngunit sa taas, biglang sumulpot ang mayabang na power forward ng Aiwa. Hindi ko alam ang nasa isip mo, pero huli ko yung pasa mo. Wika nito. Nang biglang mataas pala ang bola at nabitin sa pagtalon itong mayabang na power forward. Ang taas, hindi ko maabot, bulong nito.
Kaya naman lumagpas ang bola sa kanyang mga kamay. At nung pagtingin nila, sumulpot na ang kapitan ng Shohoku sa taas at saktong-sakto ang pasa sa kanya. Ano? Isang aliyop? Hindi ko akalain nalulusot pang pasa. Wika ng gulat na gulat na si Kiyota. Ibang klase ka, Miyagi. Kalkulado mo sa taas ang pasa. Nakakahanga ka. Sukat na sukat ang takbo ng bola. Wika ng namamanghang si Maki. Kaya naman sa taas, naka-ere na itong si Akagi. At ayun nga, isang matagumpay na aliyop ang nagawa nila. Ayun, puntos! Ang husay mo kulot! Ibang klase ka pumasa! Hindi namin sukat akalain na isang aliyop ang nasa isip mo! Ibang klase ka, Miyagi! Shohoku, wag na wag kayong papatalo! Sigawa ng mga tagahanga ng Shohoku. At itong si Haruko ay napabulong sa kanyang isip. Kuya, ang galing mo! Isang gorilla dunk! Ang galing yung lahat! Shohoku, pakiusap! Huwag kayong papatalo! Bulong ni Haruko. At itong si Kogure ay napabulong sa kanyang isip. Yan si Miyagi, ang kinulang sa height pero sumobra sa pagiging mautak. Bulong naman nito. At dahil nga sa tirang iyon, tabla ng score, all 90. At ngayon, possession naman ng Aiwa. At gaya ng inaasahan natin, si Muroboshi na naman ang nagtitimon para sa kanilang opensa. Team, pupuntos tayo! Yanda nyo ang sarili nyo! Sigaw ni Muroboshi. At ang buong Aiwa ay biglang nagseryoso. At itong si Akagi ay sumigaw din. Shohoku, huwag kayong papasindak. Sa atin ang larong ito. Sigaw naman ni Akagi para mabuhayan ang kanyang mga kampi. At gaya ng dati, ang dalawang ace na naman ang nagbabantayan. At itong si Muroboshi ay linilito si Rukawa. Oy Rukawa, eto na ang huling yugto ng ating laban. Kaya patunayan mong masigit ka sa akin. Wika ni Muroboshi. At itong si Rukawa ay naiirita dahil sobrang ingay ni Muroboshi. Ingay? Dada ng dada. Gawin mo kung anong gawin mo. Subukan mo ang depensa ko. Bulong nito sa kanyang isip. Nang walang ano-ano, biglang tumira siya ng isang napakalayong tres. At itong si Rukawa ay hindi na nakareact dahil sa sobrang bilis ng pangyayari. Nako, isang tres! Huwag kang pumasok! Sigaw ni Ayako. Ngunit hindi na challenge ni Rukawa ang tira. Kaya naman, suwak na suwak ang tres nito para itaas ang kalamangan sa tatlo. 93-90, pabor sa kupunan ng Aiwa. Muroboshi, ang husay mo! Isang tres yan! Lamang na kayo! Konting oras na lang ang natitira. Huwag na huwag yung ahayaang manalo sila. Sigawan ng mga tao na kumakampi sa Aiwa. At ngayon, possession naman ng Shohoku. At wala nang plano't plano at talagang nagmamadali na silang lahat. At itong si Miyagi ay kumakaripas ng takbo kasama ang apat niyang kampi. Eto na ang huling pagkakataon. Kung maipapasok nila yan, tabla ang tsansa ng bawat kupunan. At kung magkakamali man sila dito, katapusan na ng Shohoku. Sayang lang, sana maipasok niyo yan, wika ni Coach Domo to. At ayun nga, patuloy pa rin sila sa pagtakbo. At itong si Miyagi ay biglang naaninag si Mitsui sa tres. Kaya naman agad-agad niya itong pinasahan. Michi boy, itabla mo na! Sigawan ng mga kaibigan nila. Kaya naman agad-agad siyang tumira ng isang tres. Ngunit sa pag-angat niya, sinabayan siya ng mayabang na power forward ng Aiwa. Hindi ka makakapuntos! Sigaw ng power forward. Ha! Sige, subukan mo. Tugon naman ni Mitsui. Sabay tira ng isang quick three. At itong mayabang na power forward ng Aiwa ay hindi na naabutan ang bola. At purong kamay na lang ni Mitsui. Kaya naman, bumito ang referee. At ang bola ay naka-eri pa rin sa taas. At dahil sa sobrang intense ng tira ni Mitsui, napanganga ang lahat ng tao. Nang biglang, pasok ang tira ni Mitsui. At samahan mo pa ng isang foul. Kaya naman, bumito ang referee. 3 points, counted foul, sigaw nito. Ayun, Mitsui, ang husay mo. Isang tres, samahan mo pa ng foul. Ipasok mo na yan para makuha ninyo ang kalamangan, sigawan ng mga kaibigan nila. At ayun nga, pasok nga ang free throw ni Mitsui at sa wakas, sa kanila ang kalamangan. 94-93, pabor sa kupunan ng Shohoku. At itong mga tagahanga ng Aiwa ay hindi makapaniwala sa ginawang tira ni Mitsui. Patay, tagilid na tayo. Isang minuto na lang ang natitira sa laban at sa kanila pa ang kalamangan. Wika ng mga to. At ayun na nga, isang minuto na lang ang natitira sa laro.
At dahil sa clutch 3 points ni Mitsui, samahan mo pa ng isang foul. Kaya naman, sa kanila na ang kalamangan. 93-94, pabor sa kupunan ng ating mga bida. Sa huling isang minuto ng laro, sino kaya ang magwawagi sa dulo? Abangan natin sa susunod na bahagi.